Yun o, mga amigo, salamat naman at mainit na, hindi na siya maulan. Pero may nararamdaman ko parang may hangin-hangin pa. Alamin lang natin doon kay Amigo Bido at saka kay Kasuyo kung kaya na doon sa tapat. Pag kaya na, makalalabas kami mamaya mga kahapon. Kasi yan, hibas, malutaid pa. Pagka masabi ko, pagka sa tingin nila ay mahihirapan, maaaring kayang lumabas. Ang problema, baka mahirapan kami pag akyat baba. Kung mahirap pa, hindi bali, natsaga ko na ng 3 gabi dito, di okay lang na abutin pa ko ng 4 na gabi. Kasi 1 gabi na lang naman, di pwede ko natisin. Kasi bukas, siguro surbol na surbol, talagang lantap. Pero pagka sa ngayon, hindi pa ako sigurado kasi nararamdaman ko pa yung hangin eh. At tiningnan ko naman sa weather, yung hangin doon sa tapat, abot lang ng 30 yung bugso. Kaso nga lang, di habagat. At saka yung alon, 1 to 2 feet lang ang nakikita. Minsan kasi naman hindi masyadong accurate, kaya mas maganda yung mismong mapiting na ng personal. Kaya mas sigurado yun. Kagaya nung pinakitang hangin kahapon, sobrang lakas nung napanood ko yung video ni Kasuyo. Sobrang lakas, pero yung pinapakita dun sa windy, parang hindi naman ganun kalakas talaga. Kumbaga man medyo, yung sabihin, naging mas malakas pa. Kumbaga man pinapakita dito sa windy, nauna yung pagkalma, doon hindi pa pala kumakalma, pero dito kalmada na sa windy. Medyo na late siya. Kaya mas maganda talaga. Pero isa, ibig sabihin, talagang totoo, nangyayari. Kaso nga lang, hindi na eksakto yung oras. Minsan late ng 2 oras. Ganun siya. Sa windy, kalma na. Pero 2 oras pa o 3 oras pa bago kakalma talaga ng tuluyan. Parang ganun ang nagiging pangyayari. Pero tama, kasi nagbidyo sa oras lang kakadepresa. Kasi nakalagay talaga doon ngayon, iinit dito sa amin eh. Dito sa lugar namin, medyo magkakaaraw na talaga. Kaya yun, kitang-kita naman talaga iinit. Saktong-sakto. Kaso lang yung hangin, parang sa tingin ko mga amigo, hindi. Ang nakalagay kasi sa windy, 32 yung bugso. Kasi pag nabugso, ramdam ko pa rito eh. Ayan o. Ramdam ko pa dito. Samantalang dito, bago makalusot yung hangin dito, mahina na dapat. Yun. Salamat naman at gumanda na yung panahon. Ang masyadong nakawawa mga amigo at napapanood ko yung mga madalas yun lang ginagawa ko dito, manood ng YouTube. Ang sobrang kawawa dito yung mga kababayan natin sa Bicol. Yun. At mayroong lang akong napanood na yung babae nagbibideo. Ang problema nila, wala nang makarisos sa kanila. Pero pag ganun nakapagbideo, ibig sabihin nakasalba kasi na-upload pa niya yung video niya eh. Nasa bubong na yata sila ng second floor nila. Yung first floor nila naabot na ng tubig. Buti na lang mga amigo, siguro hindi naman pagdating doon, unti-unti na ding humupa yung ulan, bumaba yung baha. Kaya dito sa amin, maswerte pa rin dito sa lugar namin, dahil itong ang lugar naman namin, hindi naman talaga ito binabaha, itong aming barangay. Noong binaha yung kuan, yung bayan na Infanta, Real Nacar, na ang dami ding nawalang buhay noon mga amigo. Pero dito sa aming barangay, ang nagiging problema lang ng mga taga rito, hindi yung ang naging problema dito, hindi yung baha, hindi yung mga kabahayan, hindi napinsala, okay lang. Ang naging problema ng mga taga rito, walang transportasyon, yun lang. Walang pagka naubusan ka ng pagkain, walang makalusot ng mga sasakyan. Kaya nangailangan pa rin talaga ng tulong. Pero at least, para makasurvive lang sa kwan, sa gutom. Pagdating sa kabuhayan, sa mga bahay, mga ano, wala namang nasira noon dito sa aming barangay. Pero maliban dito sa mga ibang barangay pa, sa may nasasakupan ng aming bayan,
talagang sila ay nangasira ang pati pang kabuhayan nila. Oh, yun lang ang pinaka-blessing dito sa aming barangay. Ang kalaban lang talaga namin dito, yung malakas talagang hangin, hindi yung malakas na ulan. Ayun, hindi kagaya diyan sa may yun, mga napapanood natin. Ang akala ko sa Cavite mga amigo, hindi binabha. Yung akin palang isang kapatid sa Cavite, sa Silang, nag-burn out, malakas din pala, sobrang tulong buhos ng ulan at saka mahangin din pala sa kanila. Nawala ng kontak, yung pala nalubat dahil nag-burn out na. Hating gabi, gabing-gabi, wala silang mga tulog. Masira yung kanilang bahay dahil yung bahay nila kubo-kubo lang. Ayun, sa totoo lang mga amigo, kaming pamilya talagang kami galing sa talagang walang-wala. Hanggang ngayon naman wala pa rin. Kumbaga may kaunting pagbabago pero hindi pa rin, wala pa rin sa kalagayan na sagana. Marami pa rin kulang. Yun mga amigo, nasira yung kanilang tinitirahan, natanggalan ng bubong. Yung isang kapatid ko naman, Todo Rescue, ay ang problema, hindi na rin sila nakalusot. Yung unang subok nila, hindi nila kinaya yung baha doon sa dadaanan nila, hindi sila makalusot. Nagawa sila ng paraan, nag-ikot sila para makarating, nagpababa. Pero yung inikutan nila kasi dati ding baha, hinintay lang nilang gamid yung bumaba din bago sila nakapunta. Yung nakarating naman at may balita na okay naman daw, wala nga lang bahay. Ibig sabihin, ligtas, wala lang bahay. Nasira yung bahay, ayusin pa. Ayun. Ganun talaga. May mga kapatid pa naman akong iba doon na pwede namang tumulong din para matulungan. Yun. Yun mga amigo, talagang ganito ang buhay. Ang talagang sakripiso ko lang dito, magbantay dito, tatlong gabi na. Yun. Hindi ko pa sigurado kung mamayang gabi dito pa rin o bukas pa. Bukas na ako makakalabas. Yun. Nagbigay lang ako ng update mga amigo. Yun. Wala pa tayong balita dito sa may, wala pa akong balita dito sa may gawin ng Norte, sa may parting Northern Luzon, diyan sa kabundukan ng Isabela, ng Tugigaraw, yan, Ilocos. Kasi diyan dumaan yung bagyo mga amigo. Medyo nagtagal siya dyan. Ngayon nasa West Philippines na. Sana naman na hindi sobrang lakas ng ulan. Hindi naman sobrang lakas ng bagyo mga amigo. Malaki lang yung diameter, yung hangin niya mahigit 100. Ang naging problema kasi yung lakas ng buhos ng ulan. O sana naman pagdating dito sa Norte hindi na ganun kalakas. Kasi kung mas marami yung napinsala na nga itong Kabikulan, mapipinsala pa sa Norte, baka yung tulong naman gagaling sa gobyerno, hindi na malaman kung saan papadala. Mas maganda yung sana hindi na masyadong inulan sila dyan. Yun, mga amigo, nagbigay lang ako ng update kalagayan ko dito. Napakahirap pala ng kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang lugar, lalo dyan sa Bicol. Awawa naman sila. Lubog ang kanilang bahay. Sige mga amigo, basta ito, malalaman na lang natin sa susunod video kung makakalabas ba kami ngayon o hindi. Ayan, tinatawagan niya si amigo Bido. May mga portable kaming gamit mga amigo yan. Kuwan, para malaman kung kuwan sila ang magtitingin doon, kung kaya na pagkaya na lalabas kami. Ayun mga amigo, abangan nyo lang susunod natin video, malalaman nyo lang doon kung kailan ba ako makakalabas dito. Nagsusulo ako dito, tatlong araw, tatlong gabi. Sige, salamat.